The news day continues here on One News Now. I'm Pauline Berzosa. The legal camp of Alice Guo defended her response to lawmakers during the House Quad Committee hearing last week. Guo was seen irritated and triggered by the Al Jazeera documentary presented in the hearing. The documentary features self-confessed Chinese spy named Shi Zhijiang, who claimed that Guo is a fellow Chinese spy. Guo insisted again that she is not a spy of China in the Philippines. Guo's legal counsel, attorney Stephen David, said her response was rooted from her experience of receiving death threats due to the Chinese spy allegations. Yan lang ang nagsisimula yung mga death threats sa kanya, binabalik na naman. So ngayon, binabalik na naman yung issue dyan. O na naman gusto na mangyari, dadami na naman yung mga threats sa kanya. Kasi nag-die down na nga yung issue na yan eh. Ewan ko, gumagawa na naman sila ng panibagong issue para pag-usapan na naman sila. Shi Zhijiang is a convicted criminal in China who was captured in Thailand in 2022. The documentary showed the self-confessed Chinese spy in different areas and events. However, David expressed doubts about Shi's existence. Oh. Sabi sa akin, yung tao na yan, di naman totoong tao, artificial creation, AI daw yan. Pero naniniwala ka na AI created lang yon? Hindi, kasi dapat ilabas nila, di ba? Kung totoong tao yan, i-cross-exam mo yun, ilabas mo yan para matanong natin, di ba? Ano ba talaga? All thousands of workers from Philippine offshore gaming operators, or POGOs, have left the Philippines. The Bureau of Immigration said it downgraded nearly 6,000 of their visas. Of the figure, 55% of visas, or 3,275 POGO workers, have already exited the country. Earlier, the Justice Department announced that all specialized visas to foreign POGOs will transition to tourist visas starting October 16. President Bongbong Marcos declared a total ban on POGOs in July due to concerns over unlawful operations. Retired police officer and former Philippine Charity Sweepstakes Office, or PCSO, General Manager Royina Garma was accused of ordering the killing of a former PCSO board secretary. Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza appointed her and National Police Commission head Edilberto Leonardo as the masterminds of murdering Wesley Barayuga. Recall that Barayuga was shot dead in July 2020 after leaving the PCSO headquarters in 2020. Mendoza was emotional when he recalled the incident. Last time tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Eh kasi po, pumatay kami ng inosente. Garma and Mendoza denied the accusations. The two claimed they did not even know Barayuga before the hearing. Nagulat lang po ako, Mr. Chair. Nagulat lang. I didn't expect it. Hindi po totoo yun. You know that he's an underclass po namin. Underclass. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya. So no working kinilala. Relations? Wala po akong kinalalaman dyan sa nangyari na yan. We still have more stories after this break. Keep it here on One News. Welcome back. You're still watching One News Now. I'm Pauline Berzosa. PAGASA says Typhoon Julian is nearing super typhoon category. And for more updates, we have PAGASA weather forecaster Veronica Torres joining us on the line. Good morning, Veronica. Nasa na ba itong si Typhoon Julian at ano-anong mga lugar ang kanyang maapektuhan? Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ito ang si Julian kanina alas 7 na umaga. Nasa coastal waters ng Banintang Island sa Maykalayan, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 215 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Meron tayong pinakamataas na tropical cyclone wind signal na signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan,
northern portion ng Abra, sa may northern portion ng Kalinga, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa area na sa nalalaming bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nalalaming bahagi ng Abra, nalalaming bahagi ng Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Ecija at Polillo Islands. Meron din tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng Northern Luzon. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot yung ating mga kababayan sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yun nga po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Okay, Veronica, mukhang mag-i-intensify pa nga ba itong si Typhoon Julian into a super typhoon at hanggang kailan siya maghahatid ng pag-ulan sa bansa? Opo, so nakikita nga natin na posible pa nga maging super typhoon itong si Julian. Nakikita kasi natin maximum wind natin ay 175 kilometers per hour. So malapit siya sa kategorya ng super typhoon. And then posible pa ito magpaulan sa area ng Northern Luzon until Wednesday. Although sa atin naman sa Metro Manila, ay by tomorrow, improving weather na tayo. Okay, Veronica, bukod kay Typhoon Julian, may iba pa ba tayong minomonitor na weather disturbances ngayong buwan ng Oktubre? Wala. Ngayon naman ay, kung sa October, possible 2 or 3 yung bagyong pumasok or mabuo sa ating PAR. At maliban nga dito kay Julian, meron tayong isang minomonitor sa labas na si Jebby. Pero mababa naman ang chance na pumasok ito. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Now in other news, the Justice Department reminded all establishments that express lanes for persons with disabilities should be available for them. The DOJ said this as a response to a complaint endorsed by the National Council on Disability Affairs. The complaint was rooted from a PWD who claimed that a mall did not implement an express lane for PWDs during the ticket selling for a K-pop concert. The DOJ said the reminder is just a legal opinion about the issue, which can be used as a reference for future legislation. A university in Luzon showcases innovative planting method resilient to all weather conditions. Mobile journalist Francis Orsho with the details. Muling nanumbalik ang pangamba ng mga magsasaka noong El Nino. Pero sa pagkakataong ito, dahil naman sa nagbabadyang epekto ng La Nina. Ang mga eksperto mula sa Central Luzon State University at pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology may ibinibidang solusyon, isang makabagong paraan ng pagtatanim na swak daw kahit may kalamidad. Ito ang Tower Garden. Ngayon po, ito pong Tower Garden ay nilagyan po namin siya ng substrate na kokopit para po yung just in case na mawalan po ng power, buhay pa rin po yung halaman. Makikita niyo po dito, kahit na po nagtutuwid yung lugar, ay pwede po tayong makapag-produce ng halaman. Pwede dito sa binansagang garden for all seasons ang lettuce, spinach, basil, kamatis at iba pang leafy vegetables. Para itong hydroponic system na pina-level up, may 50 naka-vertical o patayong PVC pipes na may taas na 6 na talampakan. Mataas kaya hindi aabutin ng baha. May sarili rin itong irigasyon na pinatatakbo ng solar energy. Dumadaloy ang tubig sa pamamagitan ng water pipeline na direktang nakadugtong sa ibabaw ng bawat tower. Dahil every drop counts, ang sobrang tubig na pandilig babalik lang sa imbakan ng tubig. Ngayon, sinusubukan na raw nila ito sa eskwelahan. Yung pong tower technology, actually po, nagsimula po kami sa mga elementary school. Pinakita namin muna sa mga bata kung paano magpula, paano magtanim. And pinakita namin kung paano i-operate yung system. And base po doon sa aming obserbasyon sa kanila, yung pong aming mga patraining, ay parang panahon po, nag-i-enjoy naman sila and mas nagugustuhan na nilang mag-garden. Ngayon, nasa 8 paaralan na at iba pang ahensya sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Tarlac ang merong Tower Garden. Sa mga gusto rin ng ganitong sistema, maaaring makipag-ugnayan sa CLSU at DOST. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. And those are the top stories of the hour. I'm Pauline Verzosa. We are One News.